is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Sa pumili ng dragonfly card, ito niya reading. Tingnan natin kung anong planong gawin sa inyo ng inyong tao. I'm sensing pabagsakin. Habang nagsishuffle ako ng cards, sumasakit yung aking right hand. Ibig sabihin lang noon, meron kayong negative emotions sa taong ito na nagpaplano sa inyo ng masama. I feel hindi siya tumigil sa panggugulo. Another dimension. I'm sensing third party situation. So, maraming storya dito guys. At na-sense ko rin na meron din kayong ex na balak bumalik sa inyong buhay. So, mahaba-haba yung inyong reading. Kaya pala tayo binigyan ng maraming cards. So, bili nila, mag-lense muna tayo. Clarify natin yung cards. I feel na meron kang masamang tao sa inyong buhay. I'm sensing evil karmic. And you have been receiving signs from heaven about this person. Na itong tao na to ay nag-curse sa inyo. I feel na tinatamaan niya yung inyong lalamunan. Kasi yung pakiramdam ko sa lalamunan ay para may tinik sa lalamunan yung energy. Siguro ginagamit mo yung iyong voice para sa inyong trabaho. Kaya yun yung kanyang tinatamaan, yung throat ninyo. I feel na hindi lang to plot, pero nangyayari siya as of now. Siguro nandito lang kayo kasi gusto mong malaman kung meron ba tong plano pa sa inyo. Okay, so I feel na itong tao na to nililin lang kanya. Kasi, you know, patungo kayo sa ganito. At saka iniisip niya kumalin lang ka, maliligaw ka na ng landas at malalayo ka sa biyaya ng Panginoon para sa'yo or something na nakalaan for you. Ito siguro ang tao na to, may plano siya na ibahin yung perspective mo or pwede magbigay sa'yo ng bagong job offer pero patungo yun sa kawalan. Para lang maalis ka sa kung anong ginagawa mo. Kasi ito yung nangyayari sa ngayon na I feel na iba sa'yo nagsisimula or you're somebody na focus talaga sa career. At nakita kasi nila guys na may tendency na umangat ka sa career mo. Kasi kung nasan ka man, nalarangan, minamahal ka dun. I feel na nagkakaroon ka ng mga following or maraming mga tao na nag-a-admire ng gawa mo. So may potential ka na mag-grow or magkaroon ng promotion. Kaya itong taon na to naiinis, so yung plano niya is maalis ka sa ginagawa mo. Okay, kasi tuwing nakita ka nila na ganito, ginagawa mo yung trabaho mo, naiinis sila. So ito yung gusto nila mangyari, na magkaroon ka ng masamang pangyayari sa iyong career. Okay, feel confident being here. So gusto rin nila sirain yung iyong confidence. Okay, kasi inisip nila na kapag may confidence ka, patuloy mong gagawin yung ginagawa mo. So, yung plano nila is maglagay ng negative comments sa'yo, pahinaan yung loob mo. Okay, so far, as I told you, ito yung napapansin nila na minamahal ka ng mga tao sa ginagawa mo. Kasi yung basa inyo, ito talaga yung energy mo. So, you're really attracting who you are. At ayaw nila, na feel na naiiyak
Naiyak ka kasi matagal mo na talaga tong gusto at ngayon mo lang talaga nakamtan. So I feel na malabo talaga nilang maalis yan sa'yo unless na you change your perspective. So sana wag kang pauto sa kanila. Kasi yung binabalak nilang gawin sa inyo is i-distort yung iyong mind about your career. So kung may naglagay man ng negative comment, wag kang pauto. Okay, kasi nakita mo na ma-intention nila, ayaw ka nila na magkaroon ng confidence to push forward on what you're doing. So anyway, ito rin yung isa nilang plano na ikaw ay, I feel na tatoy na masama ng ibang tao at saka i-curse na rin. Kasi nakita ka nila nga na nagkakaroon ka ng luck with regards sa iyong career, okay? So, I'm sensing with this evidence being here. So, I feel na magkakaroon ka ng mga ebidensya, can be through dreams, red flags, kung ano man yan. At yung mapapayo lang nila sa inyo, kung may nakita ka na na red flag, i-block mo na agad yung tao na nagbigay ng ganong red flag sa'yo. Kasi, baka kasi, you know, nag-stay sila sa channel more, pwede sa trabaho, para lang i-curse ka yung mga ginagamit yung social media mo para kumuha ng photos and so on. So, mind as well, i-block mo na agad yan. Kasi with the authentic being here, so if yun na kaya ka pala mapapromote or kaya nagugustuhan ka ng mga tao, kasi first of all, you're somebody na authentic. At bihira yung tao na kagaya mo, kaya I feel na, you know, lapitin ka ng mga tao talaga na natutuwa sa ginagawa mo at saka tumatangkilik talaga. Gustong-gusto nila yan. So anyway, isa sa plano nila is itry na ihikayat ng mga tao na huwag maakit sa'yo. Pero kasi nakita nila na yun na, kusang na-attract yung mga tao sa ginagawa mo. Pwede sa postings, kung ikaw ay may following, pwede rin negosyo. So, take which resonates and leave what doesn't. Ngayon, ito kasi yung gusto nila mangyari sa'yo na magkaroon ka ng traumatic experience. So, that's the reason why kung bakit yung isa sa plan nila is magbigay sila ng negative comments sa yung channel or pwede rin sa negosyo, kung ano man yan, para matakot ka na na gawin yung ginagawa mo sa ngayon. Ngayon, I'm sensing here na ito yung gusto nila mangyari na ma-outcast ka. Okay? Or langawin yung negosyo mo, yung channel, kung ano man yan. Kasi nakita ka nila na umaangat kung ano man yan negosyo na meron ka or career. I mean, the beautiful being here. So, yung ba sa kanila, guys, baka kasi yung kinukurse na dito is yung iyong beauty. Okay? So, I would say na talagang iwasan mo mag-posting masyado or what do you call this? Actually, try to protect yourself na rin. Break ka God at saka at the same time, you know, kapag nararamdaman mo na kinukulam ka, i-play mo yung ilalagay kong link down below para maalis yung mga curses. Let it play for, let's say, minutes, okay? Hindi ko naman masasabi na, you know, ubusin niyo yung hours na nakalagay doon. Kaya mahaba siya kasi pwede mo rin gamitin yun pag matutulog ka. So, anyway, so we have this one. So, yung balak din nilang gawin sa inyo is bigyan ka ng sakit. As you can see here, I feel na kapag may ginagawa silang plano sa inyo, binibigyan ka ng Panginoon ng warning about this. Okay? Para maiwasan, to be honest with you. So, ito yung gusto nila mangyari, yung mawala yung iyong career. Kasi kung ano man ang career mo, talagang ito talaga yung nagbibigay sa iyo ng hope at saka grasya yun ng Panginoon for you. So, isa sa plano nila, so mag-ingat kayo guys, kasi, you know, ito yung inagawa nila, nag-i-ill-wish sila na may masama mangyari sa inyo para hindi ka na makapag-work. Kasi nga, ito yung gusto nila mangyari, na walang susubaybay sa'yo at magiging malungkot ka sa iyong buhay. So anyway, ito yung iyong card, which is the butterfly. It says here, be lighthearted, finding out things, come into light, adapt, change, and heal.
So I feel here na talagang sarili mo, nakikita ko yung protection ng Panginoon. Talagang binibigyan ka niya ng signs about these people na nagpaplano. I'm sensing na kaya nila to ginagawa kasi paangat ka. Or you could be somebody na nagwa-work for God. You are doing your mission work on earth. Kaya ganun na lang yung tingin sa'yo ng mga tao na working for evil. So, anyway, let's see what else do we have here. So far, wala pa silang sinabi about sa excess mo na na-sense ko kanina. Okay, baka sa ibang pile yun or, yeah, tignan natin. Okay, hindi pa tapos yung reading. Okay, so we got a greed in reverse. So, kaya ka pala pinagpapala, guys, kasi hindi ka naman greedy. Okay, parang gusto lang yung dumating sa inyo. Hindi mo nga in-expect yan as a sense ko, okay? So, we have the fake in either way. We also have the harm in reverse. So, yung plano nilang gawin din sa inyo is siguro maglalagay sila ng parang copycat mo. Okay? I'm sensing na hindi yun yung maka-attract ng mga tao. Kasi si harm is in reverse, meaning nun hindi ka maapektuhan. Kasi syempre, mas gusto ng mga tao yung authentic, diba? So, I have this one in either way. I feel na pinipigilan nila talaga yung pag-glow up mo. So, we have the feel here and we also have this one. So, yung gusto nilang gawin sa inyo na plano is talaga saktan yung iyong damdamin. Okay, para umiwas ka ng magtrabaho, para matakot ka. At saka i-brainwash ka na sabihin na yung trabaho mo ay hindi naman dapat kanyan, okay? So, you also have the hurry. So, yung balag din nilang gawin is bigyan ka ng mga kliyente, mga tao na talagang magdedemand at magdedemand sa inyo to the point na, what you call this, matutroma ka sa yung trabaho. I'm sensing scammers as well, so ingat kayo sa mga scammers, guys, lalo na kung negosyo yung pinagawa ninyo. So anyway, tinan natin kung ano pang meron. Another dimension to me, okay? So, I'm sensing na yung tao na to talagang hater mo, okay? Ayaw ko niya makita maging masaya. I'm sensing here na yun nga paangat ka, so you can see. At yung gusto nga nila mangyari is hindi ka maging masaya emotionally. So, tatargetin talaga nila yung iyong puso para masaktan ka. So, baka may magbigay sa'yo ng negative comment. At alahanin mo, guys, yung mga tao na nagsasabi na negative about you, it is somebody na hindi siya talaga mabuti. At malayo din siya sa Panginoon. Ngayon, yung balak nilang gawin is gawin nilang unpeaceful yung iyong buhay by putting negativity on what you're doing para matigil ka nga sa ginagawa mo kasi ayaw ka nilang nandyan. Kasi kung nandyan ka, ito yung mangyayari na magkakaroon ka ng pera, okay? Pero ito yung di nila maalis eh. Kasi naka-upright siya. So, yung intention nila is, you know, para matanggalan ka ng trabaho or pagkakakitaan. So, tinan naman natin kung na yung karma ng mga taong ito. So, far din nila in-explain about sa ex na sense ko kanina. So, maybe it's from other piles, okay? Try to check kung meron nga. So, tinan natin. I feel na mas angat ka sa kanila, kaya siguro sila nagsiselos sa kung ano man na nangyayari sa'yo sa ngayon. I feel na dapat pagbigyan kanila kasi I think na
Kasi may nasense ako energy kanina na naiiyak ka kasi paano first time na nangyari sa inyo na nagkaroon ka na rin ng career na talagang swak sa'yo at saka umaangat ka na rin. Okay, with regards sa career, your time is now, that's what I'm sense. Tapos aalisin pa nila, diba masakit yun? So, I feel na kung sino man itong energy, I feel na mapaghiganti sila. So, baka ito yung tao na nakaaway mo before. To be honest with you, maybe they're using old photos of you kung binlock mo na sila or something. So, yung kanilang karma, guys, hindi sila asenso with regards sa career. Lagi sila nagsisimula sa umpisa. So, meaning lang nun, wala silang permanenteng trabaho or kahit negosyo. They're always in back to zero process, okay? So, isa rin sa kanilang karma is with regards sa kanilang relasyon. Kasi yung nangyari dito, nakita mo naman sa reading mo, talaga nakafocus sila sa inyo. Yung sana nakafocus sila sa kanilang buhay. So definitely, dahil napabayaan nila yung love life nila, matatanggal din si love life. Dahil maybe sa third party situation. Kasi napabayaan nila, masyado nga sila naging focus sa'yo. So isa na sa kanilang karma, guys, you know, hindi ka nila maaalis sa posisyon mo. At magkakaroon ka pa ng pera kasi yun, know, may kita ka ng mga tao na, you know, talagang authentic. Okay, at hindi na mababago yun. So, nalulungkot sila kasi hindi nila may kahit yung mga tao na maging hater mo. Isa rin sa kanilang karma, yun nga, mawawala sila ng partner, kahit nakasal sila or whatever, matatanggal yan, guys. Maybe because of a divorce or annulment. Kung may kaso against them, hindi sila mananalo doon. Okay, feel na mainis sila dahil dito na natanggalan sila ng love life, malas pa sila sa career. Kasi remember, first of all, you know, mind your own business, diba? So, kaya naparusahan sila kung ano meron sa kanila, nawawala. Kasi yun nga, instead na mag-focus sila sa buhay nila, nagpo-focus silang pabagsakin yung mga tao. Okay, so anyway, that's it, guys. With regards to your reading, please keep safe and God bless all of you. Sa pumili ng Cupid's Arrow, ito niyo reading. Tinan natin kung anong balak or planong gawin sa inyo ng inyong tao na against sa'yo. I feel na naguguluhan ka sa taong ito. Kasi, I feel na parang pinapaasa ka niya. And, I'm kind of like sensing passion attack. Mag-ingat kayo, guys, okay? Lalo na kung ayaw mo magkaroon ng pamilya sa ngayon. So, I'm sensing na dapat in-either way siya. So, just turn it that way. Okay. So, they mentioned to me cleanse first. So, just go ahead and cleanse. Another. Okay. Nasense ko chariot. Baka kasi nangyari dito, guys, mag-move on na kayo sa kanya. Kung sino man to, matagal nyo na siyang ex or nagkagalit kayong dalawa. At siguro, hindi siya sanay nang wala ka. Kasi siguro dati, habol ka ng habol sa kanya kasi I'm kind of like sensing yung chariot energy. Like if ever you love someone, you go after it at ganun din sa career. Ganun yung ugali mo. Ngayon, i-tryify natin yung cards. I feel na ngayon siya yung naghahabol sa inyo. Kasi I don't feel na yung energy mo, you know, palapit sa kanila. I feel na palayo ka sa kanila. Parang iniiwan na sila ng chariot. Okay? I feel na whomever this is, attracted pa rin siya as of now sa'yo. So this is definitely one of your exes. Or kung hindi nyo man ex pa kaysa sa manliligaw na tinanggihan ninyo. At I feel na naiyak siya sa ngayon. So you're just here, you could be wondering kung may masama ba siyang binabalak sa'yo. Tignan natin, okay?
or if ever na magkabalikan kayo. Pero guys, suggestion ko lang, huwag yun ang patulan to. Kasi hindi ko nagugustuhan yung kanyang energy. Okay, kasi in the first place, you know, I don't really feel na you really... Nawala na yung attraction, okay? Hindi ka na in love sa kanya, siya naman yung in love sa'yo. Yung ganun yung vibe na nasa sense ko. Parang hindi niya kasi in-acknowledge yung mga panahon na gusto mo pa siya. So ngayon, gusto niyang bumalik at mag-sorry sa'yo. Pero if yun, nahuli na yung lahat kasi you are someone na balance na. Kahit na wala tong tao na to. Maybe before you're actually attracted to them, maybe you thought na kailangan mo siya or siya na yung the one. Pero I feel na sa ngayon kasi, focus ka siguro sa work or baka yung ba sa inyo, meron na kayong jowa. So take which resonates sa leave what doesn't. So kaya imposible yung kanyang pinabalak na mangyari na, you know, kayo uli. Lalo na kung may jowa ka na. So anyway, ito yung nangyari. So yung balak niyang gawin, guys, okay, magpanggap na nagbagong buhay. Pero kasi ito yung nung lumabas, so ibig sabihin lang nun, uulitin lang niya kung ano man ang ginawa niya sa inyo before. So kaya huwag kayong magtitiwala sa kanya, guys. Kasi first of all, marami tayong balance card dito. So pinabasa ko siya based na rin sa image at hindi talaga yung nakasulat minsan, okay? So, yun nga, marami tayong balance card. Ito yung dapat mong alahanin is yung peace na meron ka. At isa rin sa red flag about this person, hindi siya talaga open sa'yo. Kahit sabihin natin na mahilig yan mag-post and so forth. Kasi mga pinapost niya, guys, hindi naman talaga genuine. May mga tinatago pa rin siya. At isipin mo na isa to sa dahilan kung ba't hindi mo siya pipiliin. Okay, kasi hindi naman talaga siya naging open sa'yo. Ngayon, ito nga ay yung ex. Okay, so I feel na balak niya magbalik sa inyo para sabihin na may hope pa sa inyong situation. Okay, and this person is definitely hoping na mabalik yung memories. Kasi siguro na-miss ka na nila. Pero I don't feel na you miss this person. Lalo na kung meron na kayong karelasyon. Kasi I feel na wherever you're at right now, you know, mas masaya pa kayo without this person. I feel na naiiyak siya kasi this person took you for granted, you know. And I'm sensing here as well na iba sa kanila, pinatrabaho ka nila, maybe ginayuma ka para bumalik. Pero hindi ko talaga naramdaman na tumalab siya, to be honest with you. Lalo na kung meron kayong iba na, okay? So anyway, yung gusto nilang sabihin is yung plano nila na... You know, maging kayo uli. Pero hindi ko talaga nakikita na maganda yung intention. Kasi yung basa kanila, siguro nakikita ka na nilang umaangat sa career. At baka bahala ka na naman nilang gamitin sa pera. Or mangingin ng pera. Mga ganun bang vibe yung nasa sense ko dito. So mag-ingat kayo kasi itong tao na to, kung bumalik yan, magsisinungaling yan sa inyo. Okay, kung ano man ang sabihin niya, huwag ka maniniwala, guys. Ito kasi gusto nila mangyari na maging kayo uli. Okay, iba naman sa inyo, if ever it's not about love situationship, can be about friendship na nag-ending. Kasi baka naman kung sino to, nang gagamit siya ng tao. Okay, I feel na may pagkagahaman talaga yung kanilang energy. Kaya pinili mo na lang maging introvert or iplinak mo siya. Na sense ko yung energy na galit. Okay, I feel na it's with regards to you na galit ka sa kanya. I feel na siniraan ka niya. Kaya hindi rin talaga maganda yung, you know, tingin mo talaga sa kanya. Sira yung reputasyon. So, I'm sensing here na yung balak din niyang gawin is malaman kung ano nangyari sa'yo. So, this person could be spying on you. As you can see here. Okay, and let's see what else. Or maybe this person is asking people about you. Kung blinak mo na sila, kung di ka na nila talaga makita sa Facebook, sa social media, and so on. So, anyway, nalulungkot sila kasi they are aware that you surrender in this situation. Nag-focus na lang kayo sa work. Iba naman sa inyo, baka may jowa na.
Okay? Take with resonates a leaf a dozen kasi yung basa nyo nasa sense ko single pa rin pero focus lang sa work. At saka iniiwasan mo siya kasi gusto mo ng peace. Ayaw mo na ng siraan, ayaw mo na ng dramahan, tampuhan, kung ano man yan. Kaya iniiwasan mo siya, see? So, kasi naman to guys, balak lang niyang bumalik sa inyo. Kasi baka itong taon na to, ginagamit kayo sa pera. Okay, so ito yun rin yung balak niyang gawin na, you know, magkayo uli. Okay, kung sakali man siya yung jowa mo. Pero ito kasi nangyari, ayaw mo na talaga sa kanya. Feeling ko yung nangyari dito is baka naghirap ka nung panahon na siya yung jowa mo. Or let's say, kaibigan mo. Basta hindi maganda yung karanasan mo sa kanya. Kaya yun nga, hindi ka na makikinig sa kanya. So, anyway, ingat lang kayo guys. Kasi nansayas ko talaga para may energy na baka kasi sa sobrang desperado nila, desperada, baka lagyan ka nila ng gayuma, okay? So, ingat lang kayo doon. At saka huwag kayong pauto doon. Lalo na kung matikotis, kung may mga panaginip kayo na opposite na mas realidad. Okay, so anyway, we got a Cupid's arrow here. It says here, have faith, love is coming, surprise, invitation or meeting, and hesitation. So, yung balak ka nilang gawin is makita kayong muli. Magkayos kayong muli, magsusorry sila, nakita mo naman, at sasabihin nila sa inyo, nagbago na sila, kahit hindi naman yun totoo. Deceitful pa rin yung kanilang energy, at may mask tayo dito. Okay, so huwag kayo paniwala sa kanyang sinasabi. Iwasan nyo na lang, huwag na lang kayo makipagkita. Okay, i-message mo na lang sila. Kung message na dumating sa inyo, sabihin mo na lang na busy ka. Kasi totoo naman na busy ka. Nakita naman natin dito na busy ka sa work, diba? Or sa diretsuhin mo, sabihin mo may jowa ka na. Okay, hindi na pwede. Rinerespeto mo si jowa, diba? Or pwede rin sabihin mo na kung kuwari na sorry muna, sabihin mo, okay, pinapatawad ng kita, pero that's it. Okay, parang irespeto niya na ayaw mo makipagkita. Kasi guys, kung nakipagkita kayo sa kanya, baka pilitin kayo ng kung ano-ano niyan. Kasi hindi ko nagugustuhan dito na may mask. Okay, tapos parang gusto kanyang pilitin na maging kayo uli. Baka naman bigyan ka ng gamit na may kayuma. Diba? Hindi naman maganda yun. So, mind as well na iwasan niyo, okay? As much as possible. So, we have the red flag in reverse. We also have the dawn in reverse. I feel na yung balak din nilang gawin is itry nila na hindi mag-i-sleep yung kanilang tongue. Kasi balak ka nila magsinungaling pag pumunta sa'yo. Baka iba sa kanila, baka sabihin nila na meron silang emergency, kailangan nila ng pera. Pero hindi ko kasi nakikita dito na may nangyari masama sa kanila. I think yung iba sa kanila, yung talagang intention is to get money from you. Kasi nga, materialistic siya. Nakita nyo? So, yun yung balak niyang gawin. Pero, with the done in reverse, yung balak din nila is magkaayos kayo. Ayaw nila na done yung relasyon. So, we have this one wise in either way. Tsaka magpanggap na nagbagong buhay na sila kahit hindi naman totoo. So, you have to my angel here and we also got this one. I feel na dapat nilang respetuhin na yung sarili mo. Actually, na sense ko na bilang parang may iyak na nagkakasipon. So, I think this is somebody na iniyakan ka kasi di mo na siya pinapansin. And this person, you know, yung gusto nila talaga mangyari is kayo magkatuluyan kahit na hindi naman kayo fated for each other. Kasi first of all, guys, I don't really feel na this is somebody na vibing with you. I feel na yung vibe mo is more an angelic vibe, honestly speaking. Kasi yung vibe nila is deceitful. Hindi nagtutugma talaga guys. So yun na, iwasan nyo. Dapat tanggapin niya na hindi naman kayo para sa isa't isa. So you have the here and we got the cherish in reverse. And we also got the warn in reverse. So yung balak nilang gawin din, iba sa kanila ha, balak nila is surprise ka.
Okay, walang warning-warning, walang message-message. Bila na lang sila susulpot kung saan ka nagwe-work. Parang ganun ba or sa bahay mo. I feel na kung ganun guys, gawin nyo na lang is, I feel na huwag nyo talagang, kasi masasabi ko hindi, feeling ko si galit pa kayo eh. Parang sariwa pa yung sugat or ayaw nyo na talaga silang tanggapin. So hanggang doon na lang sa gate, sabihin nyo na hindi talaga pwede. Okay? Kasi kung mapilit sila, kasi na-sense ko may passion kanina eh. Baka alam mo na ang mangyayari, di ba? So, iwasan nyo. Para di maulit yung mga drama sa inyong buhay at kung ano. Sabi mo na lang, tinatanggap mo yung sorry and that's it. Okay? You guys are not friends. You guys are not in a relationship anymore. Anyway, tinan pa natin yung kanyang pinabalak. Na-sense ko talaga yung anger energy sa inyong energy, guys. Okay? May galit pa rin kayo sa kanya. Ipag-stubborn siya, guys. Ayaw niya magbago. Hirap mag-shuffle yung cards natin. Okay, hindi siya maka-move on sa inyo. Kaya siguro pupunta... Pero hindi ko kasi nasa-sense na gusto mo siya. Okay, see, may star na naman tayo, pero reverse. Hindi talaga kayo meant for each other. Okay, huwag niyang pagpilitan yung hindi pwede. So, anyway, yun nga. Malisa kayo sa kanyang buhay. Alam naman niya na ayaw mo na ng drama, ayaw mo na ng mga negatibong bagay. Kasi sa ngayon, you're moving on and... You know, maganda na nangyayari sa inyong buhay and kaya hindi ka na talaga passionate sa kanya kahit suyuin ka pa niya, as you can see here. Kasi I feel itong tao na to, hinahanap-hanap niya yung pagmamahal mo. Ang layo ng knight sa queen, si yung vibe niyo hindi nagtutugma. Mas malaki yung ma-offer mo kaysa sa kanya with regards sa love. Kasi hindi ko naman na-sense ito yung love in the first place. Kasi kung mahal ka niya, dapat hindi siya deceitful sa'yo. Dapat din na hindi siya yung naglilihim sa'yo. Dapat open siya sa'yo eh. Okay? So, kaya hindi mo talaga siya nagugustuhan. Kasi hindi mo siya nakita na upright na tao. So, yung balak niyang gawin, yun nga. Mabalik na naman sa dati, madrama yung buhay mo pag siya ang piliin mo. Kasi immature eh. Okay? Hindi man siya nagbagong buhay, mabalik pa rin siya as is. Okay? Yun nga. Baka iba sa kanila, habo lang nila ay pera. Kaya sila babalik. Okay? Tapos pagkakuha nila ng pera, ganyan na naman ang drama nila. Ibebetray ka na naman, masasaktan ka na naman kasi ginamit ka sa pera. So, paulit-ulit ang ganyan ang sitwasyon. So, if yun ang dahil din sa kanya, kaya naging ganito yung buhay mo. So, nasense ko talagang heavy sa mata. Talagang masakit yung ginawa niya sa inyo. So, hugs to you all. So, anyway, tinan naman natin ang kanyang karma kasi nakita ko talaga hindi maganda yung pagtrato niya sa inyo. Binigyan niya kayo ng drama sa buhay. Okay? Iba sa kanila, pinatrabaho ka pa nila. Hindi mabuti yun. Okay? Iwasan niyo talaga siya. Hanggat maaari, you know, tumira na lang kayo malayo sa taong ito. Kasi na-sense ko yung energy niya ay ahas. Deceitful, tsaka sinungaling. I really sense na nagkalat siya ng chismis. Before. Okay, pero hindi ko naman nakita dito na plot niya yun. I feel na yun yung nagawa niya rin kasalanan sa inyo. Kaya yun nga, iniwasan nyo na. At saka umiiwas na rin kayo mag-post kasi yun nga, na-trauma ka sa mga gossipers. So, yung kanyang karma guys, hindi siya makamove on sa'yo. Madalas kanyang iisipin kasi first of all, pinadama mo sa kanya yung pagmamahal. Okay, siguro pinamper mo siya ng blessings, ng biyaya mo. Pero hindi kanya trinato ng maayos. So, this person will definitely feel guilty and ashamed for leaving you.
Siguro pinagpalit ka niya despite na naging mabuti ka sa kanya. Yung kanyang karma din, hindi siya maging successful with regards din sa career. I feel naiiyak at iiyak siya. Kung sakali man yung nakaawan ka niya ng pera or something, magkakaroon siya ng issue with regards sa money. At saka maiiyak siya kasi, parang hindi siya ma-asenso. Yun lang sa sense ko. Parang clouded ang kanyang thoughts. Maybe you're also somebody na kanyang counselor. Baka ikaw yung gabay niya kapag may decision making. Kasi yun nga, ito yung kanyang energy na hindi siya makapag-isip na maayos. Kung may pera man siya, baka nagagastos niya sa mali. Okay, so yun nga, lagi may issue sa money. Naiiyak siya. So, kaya din ito nangyayari sa kanya, guys. Kasi hindi siya nagbabagong buhay. Okay? So, hindi siya ma-asenso. As you can see. At mag-ingat kayo, guys. Kasi, nagka-curse siya ng passion. Kung nakaramdam ka ng init, hindi ikaw yan. May nangungulam sa'yo. So, kung ganun yung nararamdaman mo, if you can, bath with salt and water, at saka yeah, makinig kayo nung ilalagay kong video link sa baba kasi yun yung nag-aalis sa mga curse. Basta, i-play nyo lang yun ng minutes, maaalis na yung curse na yan. Or kung gusto nyo, pwede rin abang tulog kayo, you're playing that para maalis yung chain. Kung may nilagay man silang chain sa inyo na para gayumahin kayo, hindi kayo makamove on sa kanya. Pero nakita ko kasi dito, nakamove on na kayo eh. Okay, pero kasi nasense ko pa rin yung gayuman nandun pa rin, okay? Sariling parang desperado nga sila na makuha ka muli kasi ang natikman nila, yung pagmamahal mo, na-addict sila dyan. Pero yun nga, they took it for granted. So, mind as well, lumayo na lang kayo, guys. Kasi baka bayan nila kayo ng bagay na may kayuma and so on. Huwag na kayong tumanggap kahit ano sa kanya. Or pwede rin sa mga tao as of this time. Kasi yun nga yung binabalak niya na goyoin kayo. Na maging kayo ulit. So, take care, guys. And God bless all of you. Sa mga pumili ng Alay Q-Card, ito yung reading. Tingnan natin kung anong balak sa inyo ng inyong tao. I'm sensing sisihan. At kasi naman ito guys, malas siya madalas sa pag-ibig. Okay, kasi sisi siya ng sisi. So, syempre, kawawa yung kanyang jowa or partner. Kung hindi man tumahilig, I'm sorry, kung hindi man siya marunong mag-sorry, okay? At pinanakaaway mo tong tao na to at hindi siya maamin sa kanyang pagkakamali. At masakla pa guys, kung sino man siya, judgmental din siya. At mag-ingat kayo kasi na-sense ko rin na meron din siyang evil entity within. And that's why this person act nasty, okay? Tsaka syempre, layuan niyo yung mga taong may ganyan sa within na may negative entity. Kasi kung di nila makontrol yung sarili nila, baka sanibon sila ng negative entity na yan. At kung anong gawin, di ba? So, mind as well, lumayo kayo sa kanya. Ngayon, i-clarify natin yung cards. Okay. Kung sino man to, I think what happened here is malayo na kayo sa isa't isa. Focus ka na sa work at itong taon na to ay nagsisinungaling sa social media. So, nandito lang kayo kasi gusto mo lang tignan kung may masama ba siyang binabalak or parang gusto mo talaga makita yung energy kung gumagawa ba to ng masama pa rin. So, tingnan natin. So far, yung plano niyang gawin, guys, ay
I feel na parang mainis siya na energy, okay? Maging busy sa life, focus sa work para yumaman. So, yun yung balak niyang gawin sa ngayon. But with regards to you, ito yung malungkot, guys. Kasi I feel na isa siya sa kagalit mo. At yung balak niyang gawin, kung magtagpo kayo, bigyan ka niya ng bagay na may kulam. So, as I told you, meron siyang evil entity within, okay? So, baka tong evil entity na yan, binibigyan siya ng mga idea kung anong gagawin sa inyo. At saka kung ano man na ibigay, may kulam yan. So, sana makinig kayo sa warning na sign ni God for you about this person. Huwag na lang kayo makipagkita. Kung magkita man kayo, binigyan kayo ng bagay, tanggihan nyo. Okay, sabi nyo, hindi kayo tumatanggap ng anuman. Okay, just to be safe, okay? So, anyway, yun nga yung nasabi ko na busy sila ngayon sa kanilang trabaho, as you can see here. Meron din siguro silang jowa as of this time. Okay, and I feel whomever this is. Okay, so ito yung plano nila. Gusto nilang malaman ano nangyayari sa iyong buhay. But yet, as you can see with the heel being here, pinoprotektahan ka ng Diyos from this person. Kasi first of all, yung buhay mo now is at peace. At saka busy ka rin sa work mo. Next na we have is this one. So ito yung balak niyang gawin na kung sakali man magkita kayo, they really plot to apologize at magsama uli kayo as friend, as lover, kung ano man yan, guys. Okay, pero isa tong illusion lang. Kasi for this person, you guys are self-frenemies. At saka yung balak lang niyang gawin is controlin ka, ahasin ka, awayin ka na naman, at saka lahat ang ginawa nilang negatibong bagay sa'yo before. So we got to the I like you card. It says here, someone likes you, romance is blooming, fun flirting, and want to date. So I think here, na nakita ko naman sa reading nyo about sa tagpo. So if ever mabigyan siya ng chance siguro na makipag-usap sa inyo, balak kanyang makadate, or kumain kayo sa labas kung friends mo man itong tao na to before, so I don't feel na gusto mong umattend. I'm sensing na iniiwas nga ng Diyos na makita kayo kasi nakita ko yung protection dito na card. See? Pinoprotektahan ka ng Diyos from this person kasi first of all, he or she is evil. Kasi meron siyang evil entity within. Okay, tsaka delikado talaga makasama to kasi baka kung anong gawin niya, baka kasi controlling niya ng evil entity bigla habang magkasama kayo at kung anong gawin. So anyway, we have the safe here. So sa ngayon, pinoprotektahan ka talaga ng Diyos. At saka with a hunch in either way. So yun yung mangyayari, guys. Kapag nakita man kayo, magkakaroon ka ng strange hunches kasi pinoprotektahan ka ng Panginoon. At saka kung sakali man lumabas kayo ng bahay, example, tapos naramdaman mo na parang pinapaalis ka ng mga anghel sa lugar na yon, sundin mo yung mga anghel kasi pinoprotektahan ka nila from whomever this is kasi hindi ko talaga nasa-sense yung mabuti yung sa taong ito. Nasa-sense kasi parang masama siya eh, okay? I feel a backstabber friend siya yung nasa-sense ko. So this one is in reverse. I also have the faith. Okay, kaya nga pala pinaprotektahan ng Diyos kasi malapit kayo sa Kanya. Nilalayo ko sa mga tao talaga na ganito. Kasi ayaw ng Panginoon na may masama mangyari sa inyo. So, we have the hate. So, this is definitely your hater. So, we have just you and me. So, yun nga yung balak niyang gawin na mag-date kayo or kumain kayo sa labas lang kayong dalawa lang. Okay, walang ibang friends. Walang kasama jowa. And we have the chariot here. We also have this. So, iba sa kanila, balak nilang puntahan ka sa iyong bahay, kung alam nila yung bahay mo. Kasi, yun nga, may curse, may regalo sila sa inyo na may kulam. So, sana iwasan yung tanggapin ang kahit ano from this person. Lalo na pagkain, guys. Kasi kung pagkain yan, syempre, papasok yan sa inyo kung nakain nyo. At hindi maganda yung magiging kalalabasan. Kasi first of all, magiging powerful siya kasi kinonsume nyo eh. Okay?
So, anyway, we got to the impact here. So, yun nga, balak ka nga nilang kulamin by giving you a gift na may curse. So, yeah, iwasan nyo muna tumanggap ng mga regalo as much as possible. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. Okay, gusto nila mag-cleanse muna, so cleanse natin yung room. Okay, so tignan natin kung ano pang meron, guys, okay? I feel na gusto nyo agad mag-jump sa karma reading. Pero tignan natin kung may iba pa silang plano. Again, sorry guys, again sa'yo. So, I feel na gusto naman siya mapagsamantala siyang kaibigan. I'm really sensing anger energy vibe na sa inyong reading. Kasi kung sino man to talagang galit kayo sa kanya, okay? So, yung bala kanyang gawin, umulit lang na may bibigay sila sa inyo. Tapos, gusto nilang sabihin, token of, you know, gratitude or pwede rin, ano yan, parang peace offering pa. Pero, yun nga, ito ay may kulam. Ito yung balak niyang gawin para ma-distort yung inyong mind. Kasi sa ngayon, ang balance mo guys, peaceful ka, so you can see here. Ito ngayon gusto niya mangyari, maguluhan ka sa mind. Kasi aware siya na you're straight to the point whenever you think about something, okay? Tsaka siguro ito yung dati na nangulam din sa'yo. Pero yung mga kulam niya dati, hindi na gumagana. So, balak niya na mag-hangout with you para makatanggap ka ng regalo sa kanya na may kulam. So, mag-ingat ka talaga sa kanya kasi ito nga yung tao na malihim at yun nga, may masama siyang binabalak na kulamin ka behind the scenes. So, anyway, kasi ayaw ka rin niya umangat or ayaw ka rin niya na mag-go after sa iyong career. Tingnan naman natin kung yung kanyang karma for plotting this. I feel na ginawa rin niya to before na kinukulam ka. Binibigyan ka ng mga bagay-bagay na may kulam. So let's see kung yung karma. Piruin mo, nagpakita to. Another dimension to me. I'm sensing third party situation. Kasi naalala nyo na meron siyang kaibigan. I'm sorry, not kaibigan. Jowa, okay? Kaibigan, pwede rin. Okay. Anyway, so tingnan natin ang kanyang karma. So yung karma niya, hindi naman loving yung kanyang partner. So, kung may partner man siya, hindi siya nakakaranas ng love. Kasi sakali nagpo-post siya, kasi nungalingan lang yan, guys. At saka kaya ayaw niya si partner, kasi yun nga, yung partner din niya ay may issue sa pera. May issue sa pagmamahal at pera. At yung masaklap pa, guys, hindi naman sila fated sa isa't isa. So, anytime this person will have a breakup with their person, tsaka yun nga, magkakaroon na naman sila ng another lover and so on. So, anyway, yung karma din niya, may mga tao na magsasalita ng di ayaw sa kanya. At tsaka, I feel na maiyak siya dahil sa mga bullies. Okay, so I'm sensing here, yung comment na yan is dahil sa kanyang relationship. Ito rin siguro yung dahilan kung bakit sila nag-break. Okay, kasi binubuli siya dahil siguro gusto ng mga tao sana na yung jowa niya is somebody na may title, may pera at kung ano man. So yun nga, masasaktan siya at napipilitan siya na i-let go kung sino man yung partner niya. So, anyway, that's it guys with regards sa inyong reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you. So, pumili na love call card dito niya reading. So, tignan natin kung anong balak gawin sa inyo ng inyong tao. Okay.
sinasabi na i-cleanse ko daw muna. Sabi na kailangan niya mag-ingat sa taong ito. Kasi kung sino man siya, kasi with the airplane in the background, bihira lang dumating dito yung airplane sa totoo lang, guys. Okay? Baka kasi may ibig sabihin yan sa inyong reading. Kaya may ibig sabihin nun, kung sino man itong may balak na masama sa inyo, baka taga ibang bansa siya. Or pwede rin malayo yung lugar niya sa inyo. Kailangan niya sumakay ng airplane or pwede ng ship just to get to you. I feel na kaya malayo siya sa inyo kasi first of all, pinaprotektahan ka ng Panginoon from whomever this is. Okay? So, I feel na focus kayo sa ngayon sa ginagawa niyong trabaho. Na-feel kong heavy sa mata ng pakiramdam. Ayun, i-clarify natin yung cards. Okay, kung sino man ito guys, meron siyang tinatago na lihim. At kung ano man ang lihim na yon, hindi yun mabuting lihim. And maybe you're somebody who is called by heaven na i-expose kung sino man ito. Kaya ka siguro nandito ngayon because you are aware kung sino yung kaaway mo. And you're just wondering kung may binabalak ba siyang masama sa inyo kasi nag-iingat ka rin, okay? So, to be honest with you guys, okay, kahit na let's say nakakatakot yung ginagawa niya because you're expressing out there and yun nga, yung taong ito, iba siguro sa kanila ay may pera. To be honest with you, nasense ko yung heaviness sa mata ng energy. I feel sa ngayon na iiyak siya at naguguluhan kasi I feel na ayaw niyang mabilanggo or ayaw niya may mangyari masama sa kanya. So, siya yung tao na unchoose. Kasi first of all, may nagawa siyang mali. Siyempre, you know, ayaw niya mabunyag yun. Kasi kung mabunyag, baka makulong siya yun nga. Speaking of kulong. Nandito yung kulong. So, yung binabalak niya sa'yo, I feel here talaga na, yun nga, lustayin yung kanyang pera, magbayad ang mga tao to work for him or her. And, let's see kung anong gagawin sa susunod, okay? Actually, okay, wag kayo mag-focus masyado sa words ng cards kasi nagpo-focusin ako sa image na pinapakita. So, anyway, ito yung balak niyang gawin is mag-strategize against you. So, I feel na with the curse summon sa Panginoon natin, God is definitely protecting you. Actually, sa mga panaginip mo, pinapakita sa inyo kung ano yung kanyang binabalak gawin. Kasi pinag-iingat kayo ng Diyos kasi first of all, may mga tao siya na inutusan na binayaran niya. Ito yung malungkot guys, okay? Ingat kayo sa pagbibiyahe nyo. Kasi yung plano niya mangyari is magkaroon ka ng aksidente. Okay? May binayaran siyang tao to make this happen. So mag-ingat kayo pag lumalabas kayo ng inyong bahay. Ngayon with the gift and bully here, so I'm sensing na siguro nandun na kayo sa spotlight, binabanggit mo yung mga ginawa niyang masama. I feel na it's not about bullying, I feel na it's kind of like sinasabi mo yung mga baho niya, okay? So ito yung nangyari, ito yung kanyang pakiramdam. Kasi nga in-expose mo siya, nag-aalala siya ngayon kasi baka may magkaso sa kanya dahil sa mga ine-expose mo, may mangyari sa kanya. And I feel like with the beauty here, so yung ayaw din niya kasi maganda yung pangalan mo or yung reputasyon mo.
at aware yung mga tao na kung ano yung sinasabi mo ay makatotohanan. Kaya you're kinda like attracting others to you because you're actually of the right. Okay, hindi ka na babaliktad, hindi ka na babayaran, may dignidad ka. Kaya ko yung pinagkakatiwalaan ng mga tao. Ngayon, we disprotect. So, yung balat din niyang gawin is protectahan yung sarili niya from jail time. Kaya nag-hire siya ng mga tao para patahimikin ka. Kasi maybe hindi ka matahimik, panayang imik mo about sa ginawa niyang kalokohan. Ngayon, isa rin sa kanyang karma is malayo ka sa ginagawa mo sa ngayon at mag-apologize ka. I feel na bala ka rin nila sigurong ofera ng bahay, pwedeng yaman, pera, kung ano man yan, para tumahimik ka at mag-sorry ka. Kung may nasabi ka man di maganda sa kanya at iwasan mo yung ganun trabaho. Really depends on you if you want to do it. Pero to be honest with you, nasa upright ka naman. As you can see. So kung hindi ka magaganito, mag-concede, or kung hindi ka niya mapapasunod, yung susunod niyang balak gawin sa'yo, is kulamin ka. Okay, kasi hindi mo pinapansin kung ano man yung mga ginagawa niyang pang-hatikodis against sa'yo. Okay, so let's see what else. So far, pinaprotektahan ka naman ng Diyos, kaya nananatili ka sa iyong ginagawa. At saka yung ayaw niya kasi napapansin niya, guys, na talaga minamahal ka ng mga tao sa ginagawa mo. And may narinig tayo na aso sa background, so I'm sensing as well na balak din niya magpadala ng attack dogs to attack you. Okay, kasi may nakita rin tayong bully dito, so magpapadala siya ng mga bully na magko-comment sa'yo ng kung ano-ano, haawain ka, so i-block mo agad yung mga taong yan. I-maintain mo lang sa channel mo yung mga tao talaga na nakikinig sa inyo, yung mga tao na talagang in this loving energy sa'yo. And look at that, God is definitely protecting you from this person. So, next thing that we have is this one. So, ito nga yung napapansin niya na nagkakaroon ka na ng swerte sa ginagawa mo. At saka ng voice. Masaya ka sa ginagawa mo, kaya gusto niyang i-stop yun. So, yun nga gagawin niya, what it takes, yung power niya to stop you. Okay, as you can see. So, iba sa kanila, baka power yan with regards sa money, pwede sa position. And so on, parang pipilitin niya yung mga tao na kontrolin. I feel even ikaw, gusto kanyang kontrolin. Gusto kanyang bayaran para matigil ka sa ginagawa mo. So, yung balak niyang gawin with a love call card, baka gusto niya kanyang tawagan. Alamin yung number mo, tawagan ka, mag-offer sa'yo ng kung ano. And so on. So, anyway, let's see. Sabi dito, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. So, I'm sensing then na about yung nakasulat dito, yung letting you know, maybe it's about the negative comments, yung mga attack dogs, attackingin ka ng mga negative comments. Isa rin sa balak niyang gawin is kausapin ka to offer you something at kung hindi ka ma-fall sa kanyang offer, balak kanyang kulamin at you know, balak niya magbayad ng tao para disgrasyahin ka. So, ingat talaga kayo guys. Kasi kung sino man ito talaga masama siya at ginagamit niya yung pera at power niya just to bring you down. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. I feel na kasi hindi kanila pwedeng kitilin yung buhay kasi I'm sensing na sila yung masisira. So, yung balak nilang gawin talaga is disgrasya. Okay, parang hindi sila masisi kung may mangyari sa'yo. So, we have this one. Song is in reverse, so we have this, okay. So, kung sino man ito guys, yun nga, feeling siya hari or reyna, gusto ka nga niyang patahimikin,
Kasi panayimik mo about sa kanyang masasamang ginagawa. So balak ka niya magbigay ng mga attack dogs against you at may sasabihin sila. At I really feel here, guys, ito yung dapat yung gawin. I-block nyo sila, guys. Kasi yung mga attack dogs niya, panay ko-comment sa'yo ng mga negative comments. So we got a true story here. So kaya kanya pinipigilan because you're authentic. At kung ano sinasabi mo ay totoo at nag-aalala siya, kasi baka siya makulong dahil sa mga binubunyag mo. Para wala siyang pakialam sa nasaktan niya, okay, may pakialam lang siya sa sarili niya, ayaw niya makulong, so you have the keys here. We also have precious memories. And we also got the work in reverse. So, gusto ka niyang pigilan sa trabaho mo. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. I feel na kasi naman itong tinanaman sa akin, kahaman siya. I feel na iba sa kanila, you're against a politician. Another dimension to me. So, tinan natin kung ano pa yung plano niya. So, ayaw ko niyang patahimikin ang mundo mo. So, magpapadala siya ng attack dogs. As you can see here. Kasi, look at that. So, ngayon, minamahal ka because you are a truth speaker. As you can see. Okay, so, I feel na gusto niyo agad sa karma reading. Isa rin sa kanyang plano, guys, you know, malulungkot ka dahil I'm really sensing na may tears talaga dito. Gusto ka nilang payakin by those negative comments. Pero, with regards sa comments na yan, di ka agad masasaktan. Kasi, first of all, pwede mong alisin yung comments na yan, i-block mo sila para hindi sila makarating sa'yo. Kasi, panay ka ito yung gagawin nila sa'yo. Sa yung channel, away-awayin ka. Okay? So, wag kang mag-reply sa mga comments nila. Agad mong i-block as much as possible para manatili naman yung magandang reputasyon mo. At saka, kung hanap mo talaga ay peace para manatili to sa yung channel or pwede rin sa negosyo kung ano man yan na ginagawa nyo. Ngayon, yung balak niyang gawin is matanggal ka sa power. Tsaka yung na-controlin ka niya, isa yun sa balak niyang gawin. At siya yung maghari-harian sa inyong buhay. So, anyway, yung malungkot dito, yung isa rin sa kanyang balak is, ay finasampahan ka rin ng kaso, to be honest. Pero imposible, kasi lalo na kung sa ibang bansa siya nakatira. At yung malungkot, guys, if ever you are in the same country with this person, baka yung ngayong gawin niya na sampahan ka ng kaso para magkaroon ka ng issue sa pera at para i-let go mo kung ano yung ginagawa mo ngayon. Okay, so far, okay, nangyayari dito, guys. Gusto niya magdemanda, pero ay finawala siyang pera pang demanda. So, this is strange, okay? So, I'm sensing, iba sa kanila, baka kasi naubos yung pera nila sa pagbibigay-bigay sa mga tao just to hide their crime. Pero I feel na once balakin kanila na matikod-sampahan ng kaso, mawalan sila ng pera. Hindi nila magagawa yung balak nila sa'yo. Kasi first of all, you're being protected by heaven against this person. Or kung magsampa man sila ng kaso, hindi sila mananalo. Kasi siguro, hindi naman totoo yung kanilang binibintang sa inyo. Because as I see in your reading, you know, you're just speaking the truth, honestly speaking. Okay, so anyway, tingnan natin kung ano yung kanyang karma.
sa paggawa ng ganito sa inyo. If nawala siya, may sasampang kaso. Parang kung meron man, I don't feel na it's something genuine. I feel na it's kinda like fake. Parang panakot lang against sa'yo. Okay, so anyway, yung kanyang karma, hindi kanya maaalis sa inyong posisyon. Kasi first of all, it's really fated for you. At baka mission mo talaga na i-expose yung mga taong kagaya niya na may ginawang kalokohan at dapat niyang pagbayaran yung kanyang kasalanan. Isa sa kanyang karma, may magkakaso sa kanya dahil may ginawa nga siyang mali at na-expose siya by you or other people na hindi niya mabayaran. Okay? Ito yung dapat niya ma-realize. Hindi lahat ng tao na babayaran. May mga tao na hindi bayad ang persipyo. Sorry, hindi ako pusita ng Tagalog masyado. Mga may dignidad. Okay, ito yung dapat niya tanda na may mga taong upright na hindi mauuto sa pera. At I feel here na dahil sa kakahide niya ng kanyang nagawang kasalanan, maubos ang pera niya. As you can see here. At yun nga, wala siyang magagawa. Mag-aalisan yung mga tao pag di niya binayaran, so ubos ang pera. I feel na may utang pa siya. So yun yung kanyang karma. So once na ubos ang pera niya, alam mo na kung saan siya pahantong. Sa jail time. Okay? Kasi syempre, baka i-booking siya ng mga binayaran niyang tao, lalo na kung di na niya mabayaran. Okay, kasi nakita ko sa huli, hindi ka na niya kayang sampa ng kaso. Kasi siguro iniisip niya dito na kapag nagsampa pa siya ng kaso, mabilis maubos yung pera. Kasi marami pa siyang binabayaran para itago lang yung kanyang lihim na nagawang mali. Okay, I feel na booking na yun. Baka nabanggit mo na. Okay, pero still this person is having anxiety issues about you. So, okay, sabi nila, itong tao na to, takot na makulong. Kaya ginagawa niya yung lahat para maiwasan itong mangyari. So, kahit na may mangyari masama sa inyo, nakita mo naman sa reading, kung ano man, wala siyang pakialam. Yung pakialam lang niya is, wala magsampa ng kaso, hindi siya makulong, and so on. So anyway, that's it guys with the cards on your reading. Please keep safe. Okay, tsaka kung ginagay kayo ng Panginoon, like let's say, nandun kayo sa isang area na baka may mangyaring di maganda, sundin nyo yung inyong hunches or pwede yung ginagay na gawin nyo by the angels of God na pinadala to protect you. Kasi kailangan mo makinig dahil syempre may nagbabalak ng di maganda sa inyo. Tsaka kung sakali man tawagan kayo for an offer, please ignore nyo. Manatili sana kayo na authentic at hindi nagpapabayad. Okay, kasi nakita ko naman dito guys, ang ganda ng reputasyon nyo at talaga nirerespeto kayo ng mga tao dahil kayo ay authentic. Okay, so that's it everyone. Keep safe and God bless all of you.